dakong alas 10 ng gabi noong 26 ng Setyembre 2018 sa Naic, Cavite. Ate Mitchie! Abot-abot ang pag-aalala ng isang pamilya. Mitchie! Ang inang si Aling Yoli halos di malaman ang gagawin. Pakiramdam ko talaga may nangyari na hindi maganda. Noon kasi ang dalaga ng anak na si Mitchie sa di malamang dahilan ay biglang nawala. Anong ginagawa mo? Parang hirap na hirap ka. Hindi po kasi ako marunong mag-lettering eh. Ayon kay Aling Yoli, dakong alas 8 ng gabi nung araw na iyon, nasa bahay pa raw si Mitchie. Kung gusto mo, i-computer na natin. Ano? Pwede. Sige, samahan mo ako ah. Pero dahil sa project ni Mitchie, nagpaalam raw ito kasama ang kapatid na si Andy. O sige, bilisan niya at madilim na ha. Lumabas siya ng bago mag-eat. Lumabas siya ng bahay. Alam ko talaga, saglit lang siya. Sa kabila nito, maayos naman raw nilang narating ang computer shop. Pero nooy, agad rin umalis si Mitchie pauwi ng bahay. Bakit? Ano na ako ah? Mag-iingat ka ah. Walang kamalay-malay si Andy na noon palaya, di na makakauwi ng bahay ang kanyang kapatid. Si Aling Yoli, halos mamuti na ang mata sa kahintay. Nagbukas ako ng Facebook. Sabi ko sa anak ko, ate mo, sabi niya, wala. Sabi niya, umuwi na. Tapos, nag-text na ako. Sa puntong ito, si Aling Yoli at si Andy nagpasya na ngang maghanap. Under construction pa rin ang malaking bahagi ng subdivision. Madilim at masukal raw ang lugar. Ang problema, sumikat na ang araw. Si Mitchie ay hindi pa rin nila nakita. Mitchie, anak! Ate! Kaya nga itong si Aling Yoli nuuwi. Napakasama na ng kutob. Kinabukasan, 27 ng Setyembre, dumulog na sa headquarters ng Naic Police ang mag-inang Yoli at Andy. Anak ng babae, hindi pa ho kasi umuwi eh. Ang kaso, itinala na nga sa police blotter. Si Mitchie, formal na idineklarang missing person. Dito na rin nila sinimulan ang mas malawakang paghanap kay Mitchie. 27, talagang puspusan yung paghahanap namin. Nag-umpisa kami dun sa pinakadulo. So, wala kaming nakita maghapon yun. Kasama ng ibang kapulisan natin sa Naic, katulong ng ibang mga investigador, halos full force na kami naghahanap. Ang mga kawani ng barangay at ang ilang mga nagtatrabaho sa naturong subdivision, tumulong na rin sa paghahanap kay Mitchie. Yung iba doon, doon maghahanap. Yung kabilang grupo, doon sa kabila. Kasama rin naghahanap ang ilan sa mga malalapit na kaanak ni Mitchie. Isang malagang lead ang nakita ng grupo. Sir! Ito, may wallet dito. Ang pagkakatagpo sa mga gamit, nakunan ba ng video? Sigurado! Para kay Aling Yoli, yun ay kumpirmasyon sa mabigat na kutob na tatlong araw na niyang iniisip. Nakita na yun yung gamit ni Mitchie doon sa lugar kung saan yung dating barracks ng mga construction worker ay nakatayo. So may possibility na dahil na doon yung gamit niya, dapat malapit lang din doon yung kung saan si Mitchie. Napansin niya yung kinaupuan niya malapit sa yung debris na sinasabi ko, medyo malangaw. So pagtusok niya, malambot. Ano kaya ito? Pagtusok niya ulit, ay ito na yon, ito na yung sumigaw na siya. Ito na yung hinahanap natin. Tapos nakita niya na yung kamay na nakalabas, yung daliri. Makikilala niyo ba yung bangkay? Opo, si Mitchie po yan. Sa kabila nito, para sa mga pulis, ay kailangan muna ng formal na kumpirmasyon na si Mitchie na ang bangkay. Yung hindi pa siya na lift up, yung itsura niya, hindi mo talaga mapapansin na merong tao na nakalagay doon. Dahil natatabunan siya ng mga tuyong damo at isang malaking kahoy. Ayan, andyan siya. Ayun ang paa, may daliri doon. Sinilip namin, nakita namin, andun yan, may daliri nga, maputi.
Tapos, sinisilip ko siyang maigi. Halos nakadukduk na yung mukha ko kung saan yung itsura nun. Buhok niya na pala yun, na puro putik. Nasa stage of decomposition na yung mukha ng victim. Hindi siya talaga makikilala kung kaibigan niya. Nakilala namin siya doon sa suot at sa tulong na rin ng kamag-anak. Yung physical appearance niya, yung kanyang mukha, bloated siya. Nung nakita namin, half naked siya, wala na yung kanyang undergarment. Yung undergarment niya, nandun sa likod ng kinahiga niya, yung kanyang short at kanyang chinelas. May nakitang tali sa kanyang leeg, iniisip naming tali yun. Yun yung tali sa short niya na ginamit na pansakal dun sa bituin. Ang pagiging violent na ng krimen, nakita rin sa resulta ng post-mortem examination. Asphyxia by ligature strangulation with contributory blunt and traumatic injuries to the head, trunk, extremities, and genitalia ang mga lumalabas na ikinamatay ng biktimang si Mitchie. Sa pagkamatay ni Mitchie, ilang gwardiya, construction workers at iba pang trabahador sa kanilang subdivision ang inilagay sa listahan ng mga persons of interest. Sa paulit-ulit na follow-up investigation, na sentro sa isang tao ang hinala ng mga tagapagsiyasat. Itinukoy ang lalaki sa pangalang Leonard Panesa. Pinpointed talaga namin na na suspect yung unang na DNA testing din at nakuhanan ng statement. May nakakita kasi na nandun siya sa area that time, mga 11 p.m. na after na mawala si Mitchie. Sa di naasahan, noong November 13, 2018, dalawang lalaki ang naaresto ng Naic Police dahil sa kaso ng droga. Teka, parang pamilyar ka sa akin ah. Nung nahuli yung suspect, sabi namin yan yung isang persons of interest namin. Yun nga, si Jonard na nagpakilala na Ronald nung that time. Nag-positive ka sa DNA. Tapos sabi niya na hindi lang naman ako mag-isa eh. Tapos tinuro niya nga yung nandun na sa kulungan. Handa po akong magbigay ng salaysay ko. Magbibigay rin ako ng salaysay ko. Sa patnubay ng abogado, nagbigay ng extrajudicial confession ang suspect na si Leonard Panesa sa Naic Police. Antayin niyo na lang ha. Sa kanyang sinumpaang salaysay, dakong alas 8:30 ng gabi noong September 26, 2018. Pauwi daw si Jonard galing sa computer shop nang makasalubong si Jonathan Otaso sa gate ng subdivision. Agad daw silang umikot upang mag-abang sa daraanan ni Mitchie. Si Jonard naghintay sa isang bakanting bahay habang si Jonathan naman sa tulay pumoste. Pare, ito na regalo ko sa'yo. Ganun po pala ingay. Papatay mo lang. Tara, tulungan mo ko. Sinimulan na daw gasain ni Jonathan ang biktima. Tugma rin ang salaysay ni Jonathan Otaso sa pahayag ni Jonard. Yung result kasi ng laboratory ng SOCO, lalo na DNA testing, is physical evidence yun eh. Hindi natin maitanggi kasi nang galing mismo sa katawan natin yun na nag-positive. So, conclusive siya. Si Jonathan, nung ni-request namin sa contractor na mag-body check kami at kukuhanan ng sample, wala siya. So, in-assume namin na nagtago. Dahil dito, tuluyan ang sinampahan ng kasong rape with homicide ang mga suspect na sina Leonard Panesa at Jonathan Otaso. Sa gumawa sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Kasi buhay ng anak ko yung kinuha ninyo. Kasi nakuha niyo na nga yung gusto niyo, pinatay niyo pa eh. Kung ano yung ginawa nila sa anak ko, gusto ko iparanas din sa kanila. Yan ang gusto kong hostesya. Ang mga pusong nangungulila, humihingi rin ng kapatawaran sa kaanak na naging biktimang walang kalaban-laban. Narito ang kwentong krimenga, tampok ng inyong ABS-CBN, SOCO.